naman ako. Kasi ayaw kong palipat-lipat. Kasi kung dilipat kami, wala kami ng istaran na maayos. Kung dilipat kami, nababasa kami ng ura. Hindi kami makatulog. Daman pa malaki ang bahay. Mas pa rin makasulog. Hindi ka nababasa. Nanat-serte kami katulipatan. Kayo po kasi kap. Hindi nyo kami naintindihan. May katungkulan kayo pero hindi kami naintindihan. Miniting ninyo, one na sana po. One na sana po. Hindi pa po, wala kayo sinabi na alis kami din. Wala po kayo sinabi sa amin. Ang sabi ninyo, 5,000 ang gastos ninyo para kayo. Siguro ignorant kita. Ay, nangatay man ako ka. Wala akong alas sa mga sinasabi ninyo. Wala akong ginawang pera. Nakaminits po ang meeting kaya huwag po kayo magsasabi ng inyo po alam. At ang sabi ko sa inyo, aalis kami dyan. Baka may titirahan na kami. Ngunit narito naman ang pahayag ni Honorable Barangay Captain ng Barangay Ilaorsor, Uwas Albay. Ma'am. Apo. Saan po ang relocation, ma'am? Baliw, nandun na yung iba, sir. Sa may bahay na po, bahay, ready na po. Kaya lang, siyempre, ang usapan niya, sir, lote lang. Lote lang? Kaya lang sabi ni Mayor, palagyan ang ano, subo. Parang... At saka pinak- simento na to. At saka yung bamboo yung ano. Ah, lilipat na lang lilipat po sila. Ang kaso, so, kikita kasi. Sila na lang po yung mag, ano, mag-improve pag nandun na sila. Hindi ko nalang pa. Ano, kasi yung may-ari ng private kasi yun. Yung may-ari ng lupa, mag-uusap na lang sila. Opo, opo. Kung pag-ulugulugan nila, kung kailan. Ah, so, bali, hanggang sa ngayon po ay pansamantalang pinaukupa muna sa kanila pag-aari ng privado. Pero ang sabi ng may-ari, pwedeng pag-ulugulugan na lang nila kung 30 years. 20 years yung kaya nilang luto. Oo, opo. Kaya lang, tabi-tabi lang talaga sila. Oo, oh, basta nakahanda na pwede na nilang tirahan. Parang oh, so, wala naman sana palang problema. Hindi madalit na kalipat na, sir. Opo, yung doon sa pinaka... Na, nandun na. Yung pito, inaayos na. Yung pitong sunod-sunod. Pito. So, ito po, madam, na natitirang, ano, ito yung hindi pa pumapayag. Umilma na, yung iba, sir, umilma na sila sa waiter. Apo. Eto, wala na to. Nasa kalsada na to. Ah, meron na silang nalipatan. Saka may sariling ano. Kaya nga, kumuha naman sila nung parang ratifikasyon ba. Nagpirma na sila. Mostly dito, sir. Okay na. Sila na lang. Ah, itong bahay na ito, sir. Ma'am, kap. Pero kailangan na talaga ba? Opo. Naulang kaya kuno, sir, sa kontakto. Ah, opo. Pero ano po ang plano dito talaga sa... Ano? Blood control. Blood control. So, nagbaback na ba ko sa mga? Kay kong bibit. Ah, opo. So, para... Kasi baga nagbaback siya. Blood control lang. Ah, so, para maging... Para yung... Makontrol na yung mga pagbaha dito. Oh, so, ito pala yung nagiging problema. Oo, sir. Ang takal lang ito, sir. Takal lang sila. Opo. At ang dumating na yung budget. Oo, kasi... dapat masimula na yung implementation. Kaya sa, hindi pa 2018 o 2017 ba nung dati na siya pa. Opo, ma'am. Hanggang sa, ito nga sa, di ba sir, nag-widen yung dito? Opo, yun. Yeah. Binigyan na sila ng 2,000 nung contractor. Hindi man sila nagsialis. Ah, noon pa? Ano lang sila? Nag-adjust lang? Pa. Kung nakita mo yung structure doon sa harap ng Polytechnic. Opo, opo. Kasabay nila yun. Yun, hindi na bakit nakakuha yun ng 2,000. Pero lang si Alice. Ah, opo. So, ito na lang. Sa kanila, hindi sila umalis. Umanyan lang sila doon. Umatras lang? Umatras lang. Hanggang sa yung isang pamilya, yung tatay, may anak, mag-aasawa. Dumami ng dumami. Nakakano sila sa likod, isuyap, mag-extension. O ngayon pinapalis, gusto nila listless lahat ko dyan. Ang ibig sa ang nangyari, ang BPWS, yung original lang na yung mga father lang,
Yung mga sa likod-likod, hindi na yung sinabay. Ah, opo, opo. So, sila. Ah, kaya yung mga extension, hindi na yung naisabay sa bilang ng... Doon na, mag-asawa, doon na mag-extension. So, dapat, isa-isang family, isa lang dapat. So, ganun po, ma'am. Masyadong dumami. Mga kapitbahay, ingin po natin ang pahayag din itong mga ilang mga residente na talagang hindi pa basta-basta pumapayag na gibain ang kanilang bahay. Madam, ano po yung pangalan mo? Imelda po. Imelda, ano pong apelyido? Laison po. Laison. So, ito po yung kanyang bahay, ito po na may kwarto sa taas. Parang nakapag-gawa sila ng up and down. And ano po yung inyong reaction dito sa pagde-demolish nitong mga bahay dito? Ang ano lang po sa akin, sir, sana po ang lahat ng mga ginibang bahay, tabangan po mo nila. Wala man po sila pang gastos. Saka hindi nila madaliin kasi wala pa man po sapat silang puna na para umalis tulos agad. Aalis kami pero sir, yung ano namin, kailangan namin pera para makagawa uli ng bahay. So ayun po, sa barangay captain ninyo na meron na daw pong ibinibigay sa inyo na pansamantalang relokasyon doon sa may barangay Ubaliw. Ano po yung masasabi ninyo tungkol doon? Nakita namin sir, maliit lang po sir, pero wala pang bubong, wala pang dingding. Kung humangin po, saan kami pupunta? Opo. So ano po yung kahilingan ninyo para ayusin po kami lahat ng mga residence po ito. Kailangan po rin namin ng pera. Opo. So ano po yung dating napagkasunduan na bibigyan kayo ng pera? Magkano po ba yung 5,000? Hindi man po kami pumayag ta. Kulang man po, pagkain lang po namin yun. So pero kailan pa po ba kayo na inform dito na
ito ay idedemolish na dahil kailangan ng kami sir, matagal na po kami dito, dito na po nagpapag-aral ang mga anak ko, nasa 51 years na po kami kasi ang asawa ko taga Sabang, mga relato po sila. Ako po, taga Maynila po ako, nakatira po ako sa Kalumpan City. Opo. Kalumpan. Tapos nakarang ko po ako din, hindi mo namin po akalain na kasi, hindi naman namin kasi sa diri, pinaayos lang po namin kating bahay namin na para maayos po ang pag, halimbawa kasi may bagyo malakas, maayos lang po ang pamilya ko. Yun lang po ang inano ko. Opo. So, ano po yung panawagan, lalong-lalo na kay Congressman na Dede Cabredo dito sa 3rd District kung meron po kayong panawagan para may iparating po natin? Ang kailangan lang po namin hindi po yung mga tao rin po na nagiba ang bahay, kawawa naman po kami lahat. Wala man po kami sapat na, lakas na, wala kang hanap buhay. Nagtitinda lang po kami para sa mga ganito. Dali-dali kami palisin. Paano naman po kami? Wala kami matitirahan. Lahat po kami nangangailangan ng inyong tulong. Lahat po kami. Yun lang naman po. Kayo na po ang bahala sa amin kung anong dapat kami sa amin gawin kasi kami tao lang po nangangailangan din ng tulong. Salamat po sa inyo. Opo. So, mapapanood po ninyo ito sa Mayon Internet TV sa Facebook page, Madam. Sa Facebook. So, panoorin na lang po ninyo at sana maiparating din po natin kay Honorable Congressman Dede Cabredo ng 3rd District Ubalbay. So, maraming salamat po, Nanay. At ito po si Kapitbahay Patroller Ronel Nebres, ang inyong kapitbahay. Nanay, Marinaldo po, tabi. Kumusta tabi? Arin po kan balay ninyo ide? Amo ka de, hindi ka man, hindi ka pa man po rereba sa balay mo. Para sa mga nilipatan dito. Sabi po kaya ni Kap, kayo na raw ito sa barangay balay. Iba. Aso iba, kamo hindi po kasabay sa lista. Iba ba, so na, hindi na kasabay sa lista, papagibuan pa. Ah, papagibuan. Pero, mintras po na da pa man pipagibo, ay hindi nga na ikaw mo. Di pa man kamo rurubaon. Paman, ang pagpapalimbangin ko ng tanay. Opo, opo. Ano po pangalan po po nanay? Loria. Loria? Relato. Relato. Sa si nanay Loria Relato. Saro na pong lola na kasabay po. Hindi sa mga ididimolis ang dayong baloy. So, kitan po na to kading saday-saday na baloy ni nanay. Sisay man po kan kay pa tupod mo di sa ba? Para ko lang sa paggagabi so apo ko. Ah, amo ka di. So tranquilo man po bagan. Tranquilo man. Kananay kan pagturog mo ide. Tranquilo ka. Ah, amo ka di. Pira po ka di. Ah, yan to na. So sulo man sa nay kay di. Magagabi may tanong ko ako so apo ko. Ah, so apo mo. So ayan, pati po kading isad niyang gwardiya ide na ayam. Pero nay, kan mga ayam niyo di man ninyo pigagakdan po tabi. Di man ang gangagap, kakatugat po sa malang nawang. Di, ang problema po kaya nanay sa ayam, kan pag quality sa tinapo minsan delikado sa mga nagamotor. Naligis na? So, nanay, salamat po at kadi po ay makikita po ninyo sa Mayon Internet TV na ipabot naman po sa ibang mga opisyal para matawan mo po kamuhi din ng tabang. Salamat po nanay Loria Relato. Oh, magandang umaga po. Ito po isa pa pong residente na magbibigay ng pahayag. Ano po pang pangalan po, Nanay? Rica Soleta po. Rica. Rica Soleta. So ano po yung inyong reaction dito sa biglaang, sabi ninyo biglaang pag demolish ng
mga kabahayan dito sa... Siyempre, nakakalungkot kasi wala pa naman matindihan kami. Biglaan, ito ang bahay namin, no. Hindi ko naman alam, giniba na agad. So, walang... hindi mo nalaman na gigibahin na ito. Pero bakit ito nasa pagitan, yung sa'yo lang ang nagiba itong... Pero kasabay ka na ba sa listahan? Kasabay. Sa mga may meron ng relocation? Sabi meron, pero wala pa naman sa akin. Oo, so ayun yung kasama ko, pupunta doon din sa relocation site. Ah, pili lang. Pero ikaw hindi ka kasabay doon? Dapat lahat naman yung walang yung giniba na dapat meron na? Wala naman ka nung matindihan pa. So, ikaw, ilan po ba yung may pamilya ka na po ba? Ilan po? Dalawa anak ko. So, asan po yung asawa mo? Sa Maynila. Opo. So, ano yan na? Sa Maynila, ano kakalun dito? Wala nang So, hindi po kayo pumunta doon sa binibigay na relocation site doon sa barangay Ubali? Wala naman ako. Ah, hindi ka doon kasabay? So, paano yan? Saan ka muna pansamantalang titira sa ngayong gabi? Doon ako sa kapatid ko muna. Kapatid mo, saan po yung lugar noon? Sa kalsada. Ah, sa kalsada ng Uwas. So, ano po yung inyong magiging panawagan dito sa mga... Sana naman, bigyan kami ng magandang education. Ano may silang? Oo. So, hindi naman po kayo pipili kung saan kayo bigyan or ay, ano, basta... May matitirang kami ng maayos. So, ayun po. Maiparating po natin ito. At yung kasama ko po ay pumunta na rin doon sa opisina ni Mayor. So, maraming salamat, Nanay, sa pagbibigay ng iyong pahayag.